Kahit mababa ang sahod, pero mag-decide ka talaga na makapag-ipon, walang excuse ang haharang sa'yo para ikaw ay makapag-ipon at makapag-tabi talaga ng pera at maaari mo pa yung mapalago. Dahil sa panahon talaga natin ngayon, syempre, ang dami talaga nating mga gastusin. Yung mga maliliit na bagay, naiisip natin kakailanganin talaga natin yan, kaya natin binibili. Pero kung halimbawa, palagi nating excuse ay hindi talaga ako makapag-ipon dahil ang liit lang talaga ng aking sahod, hindi talaga kasya, or wala akong trabaho. Well, doon sa excuse na walang trabaho kaya walang ipon, una mong gawin, maghanap ka ng trabaho. Kilos-kilos din, di ba? Pero kung halimbawa, mababa lang ang sahod at wala ka talagang maitipid, wala ka talagang maipon, alam mo ba, kung magde-decide ka lang talaga na makapag-ipon kahit papaano, ay meron at meron ka pa rin talagang maitabi. Ngayon, kung nais mo lang din naman na mag-guide ka ng tama doon sa pag-ipon mo, pwede mong subukan. Halimbawa, mag-ipon ka mula doon sa sahod mo. 1% lang or 2% lang, 'di ba? Kung magkano man 'yan, 10 pesos man 'yan or 20 man 'yan, ang importante meron ka talagang naitabi. Kaya nga magandang maisagawa. Dahil alam niyo nung natuto talaga ako dito sa pay yourself first, the right way of saving money, doon unti-unting nabago ang takbo ng aking financial life. Syempre, palagi ko ngang sinasabi, lubog ako sa utang noong natuto ako regarding personal finance. Pero hindi ko hinayaan na yung problema na yon ang magpipigil sa akin para ako ay makapag-ipon. Of course, naghanap tayo ng paraan para magkaroon ng extra income. Yan lang naman talaga din ang isa ding solusyon. Kung halimbawang hindi kasya ang ating sahod, pwede mong gawin, syempre, dumiskarte ka talaga. Dahil kung halimbawa lamang, palagi nating gagawing alibay or excuse, well, valid yung excuse mo na ang liit nga lang ng sahod. Pero, meron kang pwedeng gawin. Kaya nga, kung decide ka lang na mag-iipon ka na talaga, then may ipon ka. Kasi at the end of the day, kung may ipon ka man, o sino ang makikinabang, o di, ikaw lang din at ang pamilya mo, di ba? Kaya nga, kung nais mo pang matuto about personal finance, di ba, mag-guide ka talaga ng tama dito sa IMG community. Kaya kung nais mo, just let me know so that I can guide you.